At tutuloy natin itong talakayan sa Fratelli Tutti, yung pagkakapatiran at panlipunang pagkakaibigan or fraternity and social friendship. Ang assigned ko sa akin ay yung chapter 5, A Better Politics. But I think in order to understand that, we need to go back a little bit on chapter 2, A Stranger on the Road, which is the story of the Good Samaritan, ang mabuting Samaritano. Makita natin, tinanong ni Jesus, sino ba ang naging kapwa? Eh, yung mabuting Samaritano. But in the discussion of Pope Francis, there are two Good Samaritans. One is the Good Samaritan individual, the person who really helped. Yung talagang individual na tao, na personal na tumulong, pero sa totoo lang, hindi siya nag-iisa kasi dinala niya yung biktima ng tulisan sa isang bahay panuluyan o sa isang institusyon. Hindi sapat yung personal niyang pagmamalasakit, kailangan pala na mayroong institusyon. At alam niyo ang magandang salitang original ng yung inn or institusyon o bahay panuluyan ay yung tinatawag na pandokeion, na galing sa pan, all, at dekomai, accept o tanggap. Ibig sabihin, ito yung bahay na tumatanggap, nagpapatuloy sa kahit sino. Kahit na may ibabayad o wala, basta nangangailangan, pinapatuloy. Pero, kung titignan mo, yung kausap ng Good Samaritan individual ay yung may-ari ng Good Samaritan institution, manager, mayroong front desk, mayroong guard, may accountant, may janitor yan, may electrician. Tapos kailangan niya ng pondo, may electricity, mayroong tubig, dapat tumutuloy yung tubig sa gripo, may ilaw dapat yan, mayroong computer, mayroong repair, mayroong kotse yan. Tapos pagpapatakbo ka ng institusyon, kailangan may sumusunod ka sa batas. Kailangan mayroong information, mayroong network, mayroong alsada na papunta doon, mayroong garahe at mayroong traffic police. Mayroon ding kultura na pinapalaganap. Baka may music pa dyan, may opening prayer, may panahon ng pananahimik. Ibig sabihin, sinasabi ng Santo Papa, hindi pala po pwede yung personal na personal lang nang walang institusyon. Kung gusto natin na makatulong talaga, importante pala na hindi pwedeng kanya-kanyang tulong lang, kundi kailangan ng isang institusyon. At ang institusyon, kailangan naman na maayos ang pagpapatakbo ng buong lipunan. So that is the Good Samaritan story with implications and applications in society. At sa chapter 5, ang sinasabi ni Pope Francis, one implication of this is that we need politics, but a better kind of politics. Ayun. What kind of politics? A politics that is truly at the service of the common good. Politika na para sa kapakanan ng lahat. Ang tawag po niya diyan ay political love o political charity. Oh, sabi niya, while individuals can help others in need, when they join together in initiating social process of fraternity and justice for all, they enter into a field of charity at its most vast, and namely political love or political charity. This entails working for a social political order whose soul is social charity. So sabi niya, charity should go beyond personal acts. Hindi porque nag-donate ka, ay tapos na. E paano naman patatakbo kung walang kuryente yung clinic? Di ba? E sino naman ang in-charge sa kuryente? So, charity calls for an effective process of historical change that embraces everything. Institutions, law, technology, professional expertise, scientific analysis, administration, and so forth. Kahit na yung tahimik ka lang sa loob ng bahay, hindi pa pwede yan kung walang nagbabantay sa kalsada, walang mga ilaw sa mga poste, at walang tubig na umaandar sa mga tubo. Charity should therefore flow into politics kasi kailangan mo ng politika, ng batas, mambabatas, kongreso, senado, Malacañang sa pagpapatakbo ng lahat ng institusyon na ito.
kahit na nga yung religious charity institutions, kailangan nasa ilalim din ng mga batas. Charity finds expression not only in close and intimate relationships, but also in macro relationships, social, economic, and political. Kaya nga sinasabi ni Pope Francis na kung tutusin mo, this vocation of politics is very noble. Sabi, kung tumulong ka sa isang tao, nakatulong yan. Pero kapag inayos mo ang lipunan, mas marami kang matutulungan. O, kung may nagugutom, nagbigay ka ng isda, wait, maganda na yon, pero mas maganda matulungan mo siya sa pamagitan ng lambat at bangka. Pero kung lambat at bangka, wala namang gasolina, eh hindi tatakbo yung bangka. Ang ngayon, pumunta siya sa laot, pero wala namang isda. Bakit? Kasi napollute na yung dagat dahil kinurap yung pagputol ng mga corals, hindi rin po pwede. Kaya nga, we need politics. For many people today, sabi nila, ay marumi ang politika. Pero hindi dapat ganun eh. Kailangan pa rin natin ng politika. Ngayon, sasabihin, bahala na yung ekonomiya, marketplace. Sabi ng Pope, hindi rin po pwede. Naaasa lang tayo sa market. Kasi nga, ano yan eh, may sariling self-interest yung market. So, kailangan i-address natin inequality dahil ang market produces inequality. Oo. Kaya ang problema ngayon, kapag hindi tama ang pamamalakad sa gobyerno, hindi rin tama ang sa market, sa ekonomiya. Anong resulta? Tignan mo ha, 2020, ito yung sinasabi ni Pope Francis na inequality. 2020, grabe, mga bilyonaryo. Ito si Manuel Villar. Mayroong 5 billion si ito mga magkakapatid at magkamag-anak na si. $13.9 billion. Rason, $4.3 billion. Samantalang ang daming naghihirap. Grabe, magkano yan sa pesos? Billion dollars yan, ha? O, makikita mo, sa kabilang banda naman, ang nagugutom eh, dumadami. Pataas ng pataas yung pag-ingutom mo dito sa ngayon sa year sa September 2020. Hindi lang gutom, yung joblessness, kawalan ng trabaho. Samantalang, yung iba, hindi malam mo kung saan ilalagay ang pera. Abroad lang ng abroad. Itong mga tao na to, walang trabaho. Kasi nga naman, yung ibang mga pera ay nandoon sa hikaw, nandoon sa mga mamahaling bag. Hindi nagiging trabaho. Serious problem of stunting. Yung mga 5 years and younger, ay kulang sa height, kulang sa nutrition. Eh, kahit magbigay ka ng scholarship, hindi rin sila papasa. Ngayon, naguguluhan tayo sa coronavirus, ay 7,000 deaths. Samantalang sa child deaths ay 31,000 na. Sasama mo pa yung extrajudicial killings. Ngayon, ang dami-daming gutom, dami-daming walang trabaho, pero tignan mo naman, yung 83 billion pesos daw, sabi ng Senate, hindi nagagastos dahil sa inefficiency. 9 billion funds unreleased para sa mga small-scale and medium-scale entrepreneurial efforts. 15 billion went to PhilHealth Syndicate. Ito yung sinasabi ng Santo Papa, hindi... Kailangan natin ng politika pero hindi ganitong klaseng politika na hindi nakakatulong sa mga mahihirap. Ngayon, kailangan ng politicians pero yung mga politicians daw dapat kapado nila ang pulso ng mga tao. Kaya lang, dalawang klase yung mga leader. Yung isa, popular leaders, they know the feelings and the needs of the people and they unite the people for common good. Pero meron siyang tinatawag na populist. Ito mga populistang leader, alam nila yung kiliti at pangailangan ng tao, pero namamanipulate nila. Inaabuso naman nila. So, merong mga leader na malapit sa tao, meron namang mga manluloko ng tao. Ingatan daw natin yan. Yan yung nakakasira sa politika. Ngayon, kailangan din daw ang iba yung politika ay nakakabit sa katotohanan. Hindi pwede yung mga fake news. Hindi po pwede rin naman na basta nakakatulong ka lang, halimbawa, rehabilitation sa drug addicts, tapos hindi mo na aalamin yung totoo, sino ba talaga yung mga sindikato? Maganyan. Kailangan din ng scientific studies, kailangan ng mga research,
kailangan ang integrity in media. At tapos sabi niya, leaders must be the first to sacrifice. So this is at the heart of the new politics. Yung mga leader ang dapat unang magpakasakit. Government leaders should be the first ones to make the sacrifice. They should be ready to listen to other points of view. Huwag yung papatayin nila o isusuppress nila yung mga critics. Through sacrifice and patience, they can help to create a beautiful reality in which everyone has a place. Ngayon, siguro challenge, kung i-apply natin itong Fratelli Tutti, a better politics, malapit na po ang election sa May 2022. Malapit na yan, 17 months na lang o 16 na lang. Ang filing of candidacy, 10 months na lang dahil Pasko na ngayon. Gipit na po tayo. Kailangan tayong maghanap ng mga totoong mga politicians who have the vocation of real service for the common good. At huwag nating sabihin na bahala na lang sila dyan. No, as Christians, we have to engage in politics because politics is ethics in the most wide application of Christian charity. So siguro, ulitin na lang ng Papa, bukasyon po, mandakilang bukasyon ang politika. Once more, I appeal for a renewed appreciation of politics as a lofty vocation and one of the highest forms of charity in as much as it seeks the common good. Yung atin pong mga katisismo, mga humili, kailangan po pumasok tayo dito sa political love and politics as a good vocation. Maraming salamat po at sana po mahanap natin itong bigger and beautiful and beautiful politics of love. Maraming salamat po.